ito yung vacuum pump. Ito yung gauge. Ito yung unit. So, meron na tayong Freon tank. So, ang issue rito, tuwing pagka na naayos natin yung unit, binabacuum, di ba? So, ito yung regular na pag-vacuum, setup ng vacuum, regular. So, huwag kayong magtataka kung bakit meron ako ritong... So, ito yung low side, ito yung high side, tapos siya meron akong valve. So, for safety reason yan, yung valve na yan. So, yan. So, yun iba, pagkawala nito, nire-rekta, ito lang mismo, tapos yung walang valve, rekta dun sa access valve. So, yan, pagkawala nitong valve na to, so, ito, nire-rekta rin sa access valve. So, yan po yung setup, tapos yan po yung manifold gauge, saka vacuum. So, sa pagba-vacuum, ang ginagamit po is vacuum and manifold gauge para po dun sa unit na inayos na. Ngayon, ito ang problema. Ito yung iniiwasan natin na mag-purge tayo. So, pagkatapos itong vacuum, i-vacuum, di ba? Ang ginagawa natin, pataas si vacuum, ito, tinatanggal ito sa itong discharge saka charge line. Tinatanggal sa vacuum. Tapos niyan, ang gagawin po, ito ay ilalagay dun sa tanke. Yan, dito. Diba? So, pasensya na, one hand lang kasi yung isang kamay ko nasa cellphone. So, ilalagay yan sa tanke. So, ang gagawin, bubuksan to ng konti. Bubuksan ng konti yan. Tapos yan, ito, tatanggalin dito sa so tatanggalin ng konti yan doon. Kasi nito bubuksan po ng konti. So yun, naririnig yun. Yun, naririnig yun. So saka yan isasaksak. Kaya siya nagpa-purge. Kaya pinipurge yan para yung hangin dito lumabas. So, ito ang problema. Dahilan sa tayo protector ng environment as in technician ng refrigeration, hindi... So, yun po yung ibig sabihin nun. Bilang isang technician, responsibilidad natin na maprotektahan natin yung atmosphere natin o yung paligid natin. So, kompleto naman tayo sa gamit Meron tayong vacuum. Malaki aspeto ng vacuum sa gagawin natin na hindi na tayo magpe-purge. Na no purging na. Diretso vacuum na. Actually, pwede itong gawin sa speed type. Maaring yung iba na technician, ginagawa na ito. At yung iba naman na baguhan o datihan, hindi pa nila ginagawa ito. Maaring hindi pa nila alam. So, yung mga kapalood nito, so, mabibiyayaan kayo ng kaalaman. Simple lang ito. Simple kaalaman lang ito. Ginagamit ko na ito noon pag kayo nagre-repair ng speed type o kaya nag-i-install. Tapos yan, ginagamit ko rin ito sa window type. Tapos yan sa ceiling cassette at kung ano pa. Pero pagka mga malalaki na, yung mga water chiller, yung mga industrial na, iba na yon, ibang sistema na yon. So, hindi natin pwedeng ituro yon kasi wala tayo sa posisyon. Pwede natin ituro, pero hindi natin maaaring ituro. Meron yung karapat-dapat na magturo po dyan. So, meron din po tayong alam din po sa industrial, yung malakihan. Pero, syempre, kahit malakihan yon, hindi mo pwedeng gawin mag-isa. Totoo yon, hindi mo pwedeng gawin mag-isa. Actually, gumagawa rin kami noon, body-body, may mga kasama. So, dito tayo sa basic. Basic lang tayo. Okay? Dahilan sa basic, nagsimula ang lahat. Walang isinilang na tao na alam kaagad kung ano yung gagawin. Okay? Kahit tayo, nagsimula tayo sa pag-aaral bago natin nalaman. So, tulad din ito. So, ito, malalaman nyo to. So, wala ng purging. No purging ang mangyayari. So, itong ginawa natin nung mga ginagawa ng mga technician nung una, nagpe-purge. So, ngayon, hindi na. So, yun ang masama. Pagka nag-purge, tapos yan meron Department of Environment na nagpunta, naginulat ka, nakita nag-purge ka, bawal yun. So, kawawa naman yung NC nyo, yung lisensya nyo. Di ba?
stop ang work mo, tanggal pa ang ENSI mo, mapapagalitan pa yung company'ng pinagtatrabuhan mo. So iwasan natin. So ipapakita ko sa inyo kung ano naman yung pag-assemble na no purging na. Diretso, diretso na yung pag-vacuum, diretso loading ng Freon. So i-set up ko lang to kung paano. So ito, sinet up ko lang yun, ito yung no purging. Rekta na, nagba-vacuum ka, kasama na yun, Freon tank. So sa no purging, vacuuming, no purging, makakapag-load ka na. So hindi ka makakapagpakawala ng Freon, hindi ka magpe-purge na. Kailan yung purging, nagpapakawala ka ng 10% o 15% na Freon para lumabas lang yun. Hangin na pumasok dito mula sa paligid. So pakita ko sa inyo yung setup, ha. So ito uli, meron akong valve, tapos ito yung hose ng gauge. So yung blue papunta ng low side gauge, tapos yan yung dilaw na discharge and charge line, papunta naman po siya ng Freon. Tapos yung pula, yung high side naman na gauge, yung pula na hose, papunta naman po siya ng vacuum. So ito. So siguro yung iba sa inyo ay nakukuha na. So pagka nag-vacuum ka, siyempre bukas yung dalawang to. Bukas. Pero ito, tandaan nyo, itong tangke, huwag nyo munang buksan. Okay? Huwag nyo munang buksan. Pero pwede nyo buksan kung sakaling meron ka namang valve tulad nito. Itong valve na to, itong extension valve kong to. Kung meron kanyang. Kung wala, huwag mo munang buksan. Okay? Kumari, huwag nyo nalang buksan to. Tapos yan, dahil ang bukas na itong dalawang knob na to, bukas na, pwede ka nang mag-vacuum. Pwede ka nang mag-vacuum ng 1 hour o 2 hours. So, ano nababacuum mo ngayon? Dahil ang bukas yung dalawang yan, ang nababacuum mo, itong hose na to, yung laman niya, sa kanyang laman nito, itong blue side, itong blue na to, itong high side, itong low side, saka itong charge line, saka discharge line. So, nababacuum na parehas yan. So, congrats po sa mga nakakuha na yan po ang no purging style. So diretso na po yan pagka nagload ka. Hindi ka na magpa-purge. Wala nang purging yan. Wala ka nang tatanggalin, 'di ba? Ginagawa natin pagka nag-vacuum ka. Tapos yan ito, ipe-purge mo pa. Tatanggalin mo pa ng konti para sumingaw lang yung hangin mula rito sa Freon. Kailangan maitulak ng Freon yung hangin na pumasok diyan. Ngayon hindi na. Mababacuum na rin yung hangin dyan palabas. So pagkatapos ng vacuum, syempre isasarado mo muna yung parehas, sarado parehas, tapos na saka mo papatayin yung vacuum. Okay, sarado muna to bago patayin ang vacuum. Okay, ngayon maglo-load ka na. Sa pag-load, ano isasara mo? Ang isasara mo ngayon yun high side, kasi ito yung ginamit mo sa pag-vacuum. Nakuha na. So yung iba nakuha, yung iba medyo na naman pa, naguguluhan siguro. So yung iba talaga nakuha kasi mabilis lang nila makuha to dahil medyo alam na nila. So may mga nakakaalam na nito, yung iba mapalad kayo dahil nito at tinuturo ko ng gusto. So ito, isasara mo to galing sa vacuum. Ngayon, ano ang mabubuksan mo? Itong low side. Sino pa ang bukas? Itong discharge and charge line papunta ron sa Freon tank. Ngayon, buksan mo yan. Pag binuksan mo yan at binuksan mo to, may lalabas pang Freon dito? Kasi sarado naman to eh. Sarado to. Ito lang ang bukas. Walang lalabas sa Freon dyan pagkasarado to. Ngayon, dire-diretso na yan. Makakapag-load ka na. Na no purging na. Oh, no purge na. Makakapag-load ka na ng Freon na hindi ka na magpa-purge, na hindi ka na magtatagal pa. Ilang oras lang yan yung sistemang yan. So yan po ang setup ng no purging. O ka-Freon o ka-technician, so yan po yung pamamaraan na no purging. Kasi kung tutusin po, kung susundin po natin yung batas ng Republic Act ng Department of Environment. Makakaiwas po tayo na huwag maglabas ng chemical sa ating paligid. So, kasi bilang isang technician, tulad ng nasabi ko,
tayo po mga technician ay malaki po ang responsibilidad natin sa paligid as refrigeration technician. Kasi hawak po natin yan lahat. Unang-una, chemical ang hinahawakan po natin. Medyo delikado. Delikado sa atmosphere, delikado rin po sa ating kalusugan. So, ikalawa, meron din po tayong electrical. So, ang Freon po natin is flammable. Pag nagkamali po tayo, siguradong may kalalagyan po tayo. So, maswerte po tayo mga Pilipino. May mga tao po na nagbibigay po ng mga sistema kung saan po tayo makaka sabihin natin ligtas sa pamamaraan. Medyo sa iba medyo sinasabi nila na waste of time. O kaya waste of na sa diskarte. Pero yung diskarte, gawin ho natin tama. Huwag ho natin gawin na pabalagbag yung diskarte. Kasi unang-una ho, pinagkakatiwalaan ho tayo ng mga kliyente na nagpapagawa. Okay? So, yan po yun, yung isang refrigeration technician na dapat natin sundin. So, nandiyan ka, sa trabaho yan, dapat sundin mo yung mga protocol na dapat natin gawin. For safety protocol. Okay? Laging ganyan lang. So hanggang sa muli, natin pagkikita. Ito po si Sir Manny mula po sa Mandaluyong. Empower. Hanggang sa muli. God bless po. Lagi po kayo mag-iingat. Mga ka-Freon.